Ito ang ating mga ingredients. 3 cups of bread flour, 1 cup of milk, 2 tablespoons of margarine or butter, 1 egg, 1 half cup of sugar, 1 teaspoon of salt, and 1 tablespoon of yeast. First, ibuhos natin ang ating 3 cups of bread flour. Ibuhos ang yeast. Haluin maigi ang bread flour at yeast. Pagkatapos haluin ng maigi, make a hole para sa ating wet ingredients. Ibuhos ang milk. One half cup of sugar. One teaspoon of salt. Haluin natin hanggang sa matunaw ang sugar. Next ay ang 1 egg. Pagkatapos haluin, isunod naman ang 2 tablespoons of margarine or butter. Haluin maigi and gradually pagsamahin ang dry ingredients at wet ingredients. Masahin maigi ang ating dough. Lagyan ng margarine ang ating dough para hindi magkaroon ng aircon skin. Takpan ng malinis na tela at i-rest ng 30 to 1 hour. After 30 minutes, ito na ang dough natin. Alisin ang air at masahin ulit ang dough.
Form a loaf dough. Hiwain ito sa dalawa. Pagkahiwa sa dalawa, hiwain ulit sa gitna. Bilugin ito ng dahan-dahan o pwede naman gawing oblong, nasa inyo kung anong gusto nyo. Lagyan ng breadcrumbs. So, ganyan lang ang paglagay ng breadcrumbs. I-rest natin ang ating dough for 2 to 3 hours. Then, takpan ulit ng malinis na tela para hindi mapasukan ng hangin. Ito na ang ating dough o pandesal. I-preheat natin ang ating oven over 150 degrees Celsius. Isa lang hanggang 12 to 15 minutes. Ito na ang ating napakalambot na pandesal. Tamang-tama sa ginawa ko na ubi halaya. Grabe, ang sarap nito. Promise. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa channel ko, please subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo for my next video. Thank you guys for watching. Till my next vlog.